Dahil wala nga niya akong pasok ngayong araw, kaya ayan, naisipan kong magluto ng gulay para sa aming pananghalian. Yan nga niya ang nabili ko sa palengke. 2 bungkus na kangkong at saka 2 buong labanos nga ni palayan. Alahukan nga ni pala natin yan ng hipon, kaya naman bumili na rin ako ng ganang kalahating kilong swahe. Kung mapapansin ninyo, ay simpleng recipe lang ito. Pero grabe, masakit-sakit pa rin sa bulsa, mga kalab. Pagkatapos kong magayat ng ating labanos at maghimay ng kangkong, ay agad ko namang nilinisan ito. Gahol na nga tayo sa oras at maya-maya ay madating na rin ang mga bata galing school, kaya naman nagmamadali na rin tayo. At yan na nga niya ang mga sangka para sa alutuin nating gulay. Nagpainit na nga ni pala ako dyan ng kawali, kaya naman agad-agad ko na rin inilagay ang sibuyas at bawang. At nang mapula na ito, agad ko namang isinunod ang kamatis. Ito pala nga niya ang unang beses na makakapagluto ako ng ganitong klaseng gulay. Mapula na nga niya ang ating kamatis, kaya agad ko rin namang inilagay ang ating swahe. Ito nga ni palang hipon ang pangunahing nagpapasarap at nagpapalasa dito sa ating alutuin gulay. Kaya naman medyo dinamihan ko na rin ito para siguradong magugustuhan ito ng mga anak ko. Nang mapula na ang hipon, ay agad ko na rin namang isinunod ang ating labanos. Hinalo-halo ko lang yan at maya-maya ay agad ko na rin namang isinunod ang mga pampalasang sangkap. Una ko nga nang nilagay ang nor, saka isinunod ko ang oyster. Kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan ng pagluluto. Nilagyan ko na rin pala yan ng paminta para naman may kaunting anghang. Hinalo-halo ko lang yan hanggang sa kumapit ang ating pampalasang sangkap. At maya-maya pa ay agad ko na rin namang nilagyan ng kaunting tubig. Sa mga pagkakataong yan ay talaga namang nalalasap ko na ang bango at ang sarap nito. Kaya naman kung kayo ay napapaibig din ay subukan nyo rin, mga kalab, at talaga namang napakasustansya din ito. Malambot na nga ni pala ang labanos at luto na rin ang swahe, kaya naman agad ko na rin inilagay ang ating kangkong. Hinayaan ko lang nga niya nakabuyang yang sa ibabaw, saka ako tinakluban. Masyado kasing maluluta kapag hinalo-halo ko pa yan. Madali din lang naman itong lutuin, kaya subukan nyo na rin. At makalipas ang ilang minuto ay eto na, luto na ang ating ginisang kangkong na may labanos at swahe. Subukan nyo na rin, at bukod sa napakasarap ay napakasustansya rin ito. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Like, follow, and share.